Gandun po yung ginagawa nilang paglatag ng geotech style. Ayan, at mag-update tayo dyan. Sa ngayon, di pa nagtatampak ng buhangin. Dito pa lang yung mga buhangin. Nakahanda pa lang. Ayan, at susubaybayan po natin to hanggang sa pagkatampak ng buhangin. Ayan, medyo malayla yun, no? Doon po yung geotubes sa may bandang unahan. Ayan, zoom natin na para makita po natin yung geotubes. Ayan. Hanggang dyan po yung yung pagkatambak ng buhangin. Tapos hanggang dito, sa may bandang unahan, yan, paikot po yan. Kung dyan nagkakamali mga kababayan, 80 meters, no? Umpisa sa may dalampasigan hanggang sa may bandang unahan, 80 meters ang pagkatambak nila ng buhangin dyan. Kaya hanggang sa may gilid ng breakwater, kaya makikita po natin yung geotextile. Sa Manila Yacht Club mga kababayan, hindi na sapop yan mga kababayan, hindi na lalagyan ng ano yan, hindi na magkakaroon ng pagkatambak dyan. Hanggang dito lang sa may pinaka breakwater. Ang alam natin ay yung mga bato sa may bandang seawall, ilalagay rin yan dyan para yan, pinaka boundary yata nila yan dyan. Gagawin ganito, gaya ng breakwater, tatambakan ng buha ng bato rin yan dyan. Kaya ang tamay lang tayo mga kababayan kung ano pong maging sunod na kaganapan na makikita po natin dito o update dito sa ginagawang pagkatambakan ng buhangin dito sa may Mini-Dolomite Beach sa may Manila Yacht Club. At ito, kita po natin itong geotubes. Yan, meron na rin na pinatungan na rin ng geotextile hanggang sa may bandang unahan. Tatakpan din po yan, ano? Tatambakan din ng buhangin yan. At mawawala, hindi natin makikita na yan. Kasama sa tatakpan ng buhangin yan, itong geotextile. Itong geotubes. Yan, napakalapad, no? Talagang ganito talaga makababayan yan. Ang unang gagawin dito, yan, dredging, ano? Nakita natin nagkaroon ng pag-dredging na dito. Then, pagtapos ng pag-dredging mga kababayan, ay naglatag sila ng geotubes sa may bandang unahan. Then, pag rin sa geotubes mga kababayan, yan, tatambakan na ng buhangin to. Then pagtapos pagtambakan ng buhangin to mga kababayan, geotextile ulit, papatungan ng geotextile, then pagkatambakan ng dolomite sand. Ayan, magiging mini dolomite to mga kababayan itong area na to eh. Malabundok na yung buhangin dito mga kababayan, no? Yan. Kadalasang trabaho nila dito ay gabi, no? Gabi. Kaya mayroon tayong nakikita nga nilalagay silang ilaw dito para maging maliwanag itong area na itong habang sila nagtatrabaho.
Ayan po, no, mga kababayan. Kaya nagaling tayo sa may bandang baba eh. Nakita po natin ito, pinakita natin sa inyo yung itsura ng pinakababa, no? Kung saan ay nakalatag yung geotextile, umabot hanggang sa may bandang unahan. Yung geotextile na kanilang nilatag at saka geotubes. Sabi, medyo malayo-layo yung kanilang pagkatambakan ng buhangin. Ito po yung buhangin, no? Sabi, no? Dami. Dala po yan ng ano, ng barge sa kulay green. Halos wala ng laman doon yung ano, yung barge sa kulay green. Lahat ay naitambak na rito. At antabayan natin mga kababayan yung panibagong pagtatambak nila ng buhangin dito sa may area na to. Sa ngayon dinala pa lang yung mga buhangin dito, no? At hindi pa nagsimula silang ikalat yung buhangin hanggang dun sa may bandang unahan. Tapat ng CR. Natanggal na po yung pinakabubong, no, sa may bandang unahan. Yeah, mag-update dito mga kababayan. Subaybayan po natin para makapagbigay tayo ng update sa inyo. Puno po talaga ang plano at gagawin dito sa area na to. Yan, binakuran na rin nila mga kababayan. Ayan, lakalan tayo sa may bandang unahan. Silip lang tayo dito. May itong area na to. Hinarangan nila dito.